ating alamin, mga minamahal kong kababayan, kung ano ang 10 paraan para maiwasan po natin ang matinding komplikasyon ng diabetes. Ating iwat sa video ito, pero huwag niyong kalimutan mag-follow, like, and share sa aming Facebook page na Doc Vito Health and Wellness Tips. And huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel and press the bell button to have more updates sa aming mga health tips. Tang payong ito ay hatid sa inyo ni Dr. at Dr. Vito, ang inyong Mindoreñong Manggagamot. Mapagpalang araw po sa ating mga minamahal na kababayan. It's Dr. Vito niyo po, ang inyong Mindoreñong Manggagamot at ang inyong Mindoreñong Doktor. At pag-uusapan po natin ang mga 10 paraan kung paano po tayo makakaiwas sa komplikasyon dala po ng diabetes. Kapag sinabing diabetes, ito po ay panghabang buhay po nating responsibilidad na alagaan ang ating sarili para maiwasan po natin ang mga komplikasyon. Hindi lamang po ito sa pagpapababa po ng ating blood sugar level tuwing tayo po ay magpapakonsulta sa ating mga doktor. May mga paraan po tayo kung paano po tayo makakaiwas at magbibigay po tayo ng mga practical tips na maaari niyo pong gamitin. Unang tip po natin is magkaroon tayo ng commitment pagdating sa management ng diabetes. Sa panong paraan? Kailangan natin makipag-ugnayan sa ating mga doktor, sa ating nurse, at the same time sa ating mga dietitian po para mabigyan tayo ng tamang payo pagdating kung sa anong tamang gamot at paano inumin at kung ano po ang mga dapat nating kainin kung tayo po ay may diabetes. Hindi lamang po kasi yan sa mga health worker natin iaasa. Kailangan natin magkaroon tayo ng healthy lifestyle, pagkain ng tamang pagkain, magkaroon tayo ng tamang ehersisyo. At the same time, maging routine po natin ang maging mapagmatsyag sa ating mga timbang. Next tip, mga kaibigan, is don't smoke. Iwasan na po natin ang paninigarilyo kung ito man po ay inyong mga bisyo. Dahil po ito po ay nakakasira po ng ating maliliit na ugat na tinutulungan niya pa po mapabilis po ang komplikasyon ng diabetes. Pwede po ito makasira ng inyong ugat, lalong-lalo na po sa mga dumadaloy po na ugat papunta sa inyong mga paa at inyong mga hita kung kadalasan po napapansin niyo po na hindi po gumagaling ang inyong mga sugat. So yan po sa mga komplikasyon po ng diabetes. Sa mga pasyente, pwede rin kayo magkaroon ng mga iba't ibang uri ng sakit sa puso, yung mga heart disease, eye disease, yung pagkahinog ng katarata, o yung mga simptomas po na pwede po tayo magkaroon ng pagkabulag. Nasisira din po yung ating mga nerve. Kung napapansin nyo po, may marami tayong mga diabetic patient na nakakaranas po na nangingimay ang kanilang kasukusuan, namamanhid, parang kinukuryente. Pwede rin pong masira po ang kanilang mga kidney kung mapapansin nyo po. May mga pasyente po tayo na matagal na pong may diabetes na napupunta po sa mga dinadialysis po dahil nasira na po yung kanilang kidney. At the same time, pwede po ito maging ikasanhi ng agarang pagkamatay kung hindi po ito nababantayan. Next tip natin is keep your blood pressure and cholesterol under control. Kailangan pong kontrolado po natin ang level ng ating cholesterol at ang ating blood pressure. Dahil hindi lamang po si diabetes po ang nakakasira ng mga ugat po natin. Ito po ay dala din po ng hypertension at ng mga cholesterol kung hindi nyo po ito mababantayang mabuti at kung hindi tayo magkakaroon po ng pagtitimpi sa mga bawal po nating kainin. Next tip natin is mag-schedule tayo ng regular physical and eye examination. Kumbaga, kailangan pa rin natin ng tulong ng ating mga doktor sa kanilang mga konsulta, sa mga ophthalmologist natin para masilip at least once a year ang ating mata kung tayo po ay nagkakaroon na po ng mga retinopathies, katarata, dahil meron po tayong diabetes. Para magkaroon tayo ng mga pagsusuri po, kung kayo po ay may mga signs na po kung nagkakaroon ng retinal damage, katarata, or yung glaucoma. So napaka-importante po na magkaroon po tayo ng annual examination sa ating mga mata. Next natin na tip is keep your vaccines up to date. So, yung bakuna po kasi isa po yan sa paraan ng prevention. Hindi po rin ahayaan na magkaroon po tayo ng karamdaman. Isipin yung mga kaibigan kung kayo po ay may diabetes, kayo po ay prone na bumaba po ang inyong mga immune system at itong mga opportunistic infection po ay pwede nyo pong makuha sa ibang mga pasyente o sa mga ibang kapitbahay o sa inyong paligid po dahil po mahina na nga po ang inyong katawan, dahil mahina ang resistensya.
Ito yung mga bakuna na kailangan nyo po itanong sa inyong mga botihing doktor kung kailangan. Number one is kung kailangan nyo po ba ng flu vaccines yearly. So every year po nagbabago po yung ating mga bakuna pagdating po dyan sa flu vaccine. Next is yung pneumococcal vaccine, lalong-lalo na po kung kayo may mga karamdaman at lampas po kayo ng 65 years old. Yung tapos third vaccine is yung hepatitis B, lalong-lalo kung wala kayong history ng previous hep B vaccination. So isunggunin nyo po sa inyong mga doktor kung kailangan nyo po. At yung pang-apat, kung example po yung mga other vaccination, yung mga tetanus, mga COVID vaccine kung talagang available na po sa ating lahat. Next tip natin is take care of your teeth. Kailangan po natin magsipilyo, kailangan po natin magpakonsulta sa ating mga dentista mga every 4 to 6 months. At least po meron tayong regular na konsulta sa kanila para mapangalagaan po yung ating oral hygiene, lalong-lalo na po kung tayo po ay may diabetes. Next tip natin is pay attention sa inyong mga feet, sa inyong mga paa mga kaibigan. Dahil kapag tumataas po ang ating blood sugar level po, ito rin po ang nakakapag-reduce o nakakapagpabawas po ng tamang pagdaloy po ng mga dugo sa ating mga nerves, sa mga paa at sa mga blood vessel po. Kaya napapansin nyo po, may mga pasyente po na hindi po nila napapansin na nagkakaroon sila ng sugat dahil wala po silang pandama. Hindi po nila nararamdaman. Kaya pag nagpakonsulta po sila, napakalala na po ng kanilang mga sugat. Nagsimula lang po sa simpleng gasgas hanggang sa mauwi po sa pagkaputol po ng mga paa. So, paano po natin mape-prevent o may iwasan ang mga problema po sa paa natin? Kung kayo may diabetes, number one is syempre hugasan nyo ng inyong mga paa sa lukewarm o malinggamgam na tubig kada araw. Huwag nyo po itong ibababad po hanggang sa tingin nyo magkulubot ang inyong mga paa dahil sa sobrang pagkababad po sa tubig. Next natin is kailangan nyo mag-apply ng mga simpleng moisturizers po. Example, yung mga petroleum jelly. Then, syempre hanggang sa mga ankle nyo po ito para hindi po ganong magkaroon ng komplikasyon sa ibang mga parte po maliban lang sa inyong mga paa. At kailangan nyo mag-check kung meron kayong mga blisters, calluses, at kung may pamumula po or redness dun sa mismong area po ng gasgas. At next is kailangan nyo magpakonsulta po sa mga espesyalista or sa doktor nyo po para mapayuhan po kayo kapag nagkaroon kayo ng gantong mga sugat. Next tip natin is mag-consider tayo ng daily aspirin sa mga pasyente po ito na may mga problema o karamdaman po sa puso, lalong-lalo na kung nasamahan pa po yan ang diabetes, kailangan nyo po makipag-cooperate sa inyong mga doktor kung mapapansin nyo po na meron po kayong gantong mga naresata sa inyo. Next tip natin is if you drink alcohol, do so responsibly. Maging responsable tayo. Kung ako mga kaibigan, never akong nag-advise sa pasyente na bawasan lamang po natin ang alcohol natin hanggat maaari po itigil po natin. Hindi po basta-basta po ang pagtitigil ng alcohol, lalong-lalo na kung ito po ay naging bisyo nyo na po. So sa mga pasyente po na hindi po talaga kaya i-cut down ng alcohol, pwede po itong gradual or paunti-unti po hanggang sa matutunan nyo po at ang maging attitude or habit nyo na po na hindi na po kayo inom ng alcohol. Dahil po sa pag-inom ng alcohol, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba pa po ang inyong sugar level, depende po sa situation po at sa kaso ng pasyente. Number 10 tip is take stress seriously. Alam nyo po ba kapag po tayo stress, napakadami pong mga chemical changes na pwede pong mangyari po sa atin. At ito po ang isa sa mga nakakalimutan po natin kapag meron tayong diabetes. Kaya magkaroon po tayo ng time para ma-manage ang ating stress. I-limit po natin yung ating mga priority sa mga kailangan lang po natin gawin. Sa mga gamot na kailangan po natin inumin at the same time, kailangan po natin magkaroon ng relaxation technique. So pag kayo nagkaroon po ng diabetes, huwag po kayong ma-stress. Isipin nyo lamang po itong ating mga 10 tips na maaari nyo magamit po sa inyong araw-araw para maiwasan nyo po ang diabetes pagdating po sa kanilang mga komplikasyon. Nawa po at ating ikaputo na maraming aral. At ako'y nagpapasalamat po sa inyong patuloy pagsubaybay. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.